akin na hindi dapat kainin. Diba? So, yun yung mga reason kung bakit na-suspended siya, yung mga graphic violation, yung inappropriate content, and of course, yung community guidelines strike. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Muli naman akong nagbabalik at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and of course, click the bell button below para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So for today's video guys, pag-uusapan natin kung bakit pa na-terminate or na-suspended yung YouTube channel ni Boy Tapang na Mukbang TV. So mahalaga na malaman ito guys para at least ma-aware kayo doon sa mga posibleng policy or pinagbabawal ng YouTube na baka pag hindi natin alam or pag hindi mo napanood yung video na to, mangyari sa channel mo, masira yung channel mo. So, sayang naman lalong-lalo na dito sa YouTube channel ni Boy Tapang na Mukbang TV. So, sobrang laking channel to. Isipin mo, almost 200,000 subscribers. I think sobra 200,000 subscribers pa, 'di ba? Sobrang dami na niyang subscribers and of course yung mga viewers niya umaabot ng million. So ang tanong, bakit ba na-suspended or bakit na-terminate itong channel niya? So ayun, pinakamasakit pa dun guys is isipin mo 300,000 nakita niya sa channel niya, hindi na niya nakuha kasi yun nga, na-terminate na siya, na-suspended na siya. Pero maraming proseso, dadaan pa sa proseso guys bago tuluyang mawala yung channel niya. So pag napatunayan na hindi naman nag-violate yung channel niya, mababawi niya rin. So i-explain ko sa inyo mamaya. So unahin naman natin dito sa mga violation ng channel niya. So meron siyang violation na tinatawag na graphic violation. Okay, meron siyang yung graphic violation guys, yun na po yung mga content niya na kung saan kumakain siya ng mga iba't ibang uri ng bagay or hayop na hindi naman talaga kinakain or yung hindi maganda sa mata na kung saan pag napanood mo parang nakakadiri siyang tingnan. So pasok na doon yung inappropriate content. So lahat ng mga content niya kung mapapansin mo, karamihan is inappropriate content na kung saan yun yung sabi ko sa inyo kanina na masakit sa mata or hindi magandang panoorin na kung saan pag napanood mo or yung mga, eto na lang para madali guys, kung napanood mo yung mga video niya, lahat ng mga content niya na kasi mukbang yun eh, yung content niya lahat doon kumakain siya. So ang mga kinakain niya, yung isa sa mga video na napanood ko is yung bote na kung saan very inappropriate talaga na hindi magandang panoorin, diba? So that is why nasuspended yung channel niya kasi pinagbabawal talaga ng YouTube yung YouTube yun. So pwede ka namang gumawa ng mga content na ganun, pero pagdating doon sa mga sensitive na bagay or yung mga hindi magandang panoorin, dapat naka-blurred yun. Pero yung sa kanya kasi syempre yun na talaga yung content niya eh, yung mukbang, yung pa kumakain siya ng mga hindi kinakain ng tao or yung mga hindi, mga bagay na hindi dapat kainin, diba? So yun yung mga reason kung bakit na-suspended siya, yung mga graphic violation, yung inappropriate content, and of course yung community guidelines strike. Diba, bakit siya nagkaroon ng strike? Kasi ang dami niyang violation doon sa ginagawa niyang mga content. Kasi yun nga, sabi ko sa inyo, lahat ng mga content niya is hindi talaga siya, although nakakapag-entertain siya, na pag pinapanood mo yung video niya, na-i-entertain ka, pero yung laman ng video na yon, yung mga ginagawa niya, yung mga kinakain niya, parang hindi talaga siya magandang panoorin. So ayun yung nagdala sa kanya kung bakit na-suspended, na-terminate yung channel niya. So now tanong ang mga, mababawi niya pa ba yung channel niya? So marami tayong proseso para mabawi yung mga yung channel na na-suspended or na-terminate. Or bago matuloyang mawawala yung channel mo, dadaan pa sa ilang proseso. Ang unang proseso dito na alam ko is yung manual review. And pangalawa yung automatic review. And then yung system review. And of course yung generated review. Yung apat na yun guys is sa computer yun. Okay, computer. So meron tayong pinakahuli dito na kung saan
dadaan yung channel doon kapag na-terminate or na-suspended. Ang pinakauli dito, guys, na wala ka ng ligtas kasi doon sa manual review, automatic review, and generated review at system review is pwede ka pa, pwede pang makalusot yung channel mo doon kapag may violation kasi computer yung nagre-review noon. Pero yung pinakahuli, guys, is yung human review na kung saan tao na mismo yung nagre-review ng channel mo. Okay, tinitingnan nila talaga yung isang video, yung mga video content mo kapag napatunayan nila na nag-violate yung mga video content mo or yung channel na yun, mawawala na yung channel mo, hindi mo na siya mababawi. So yun po yung mga process ng pag-review ng isang channel na na-suspended or na-terminate. Okay, so kasi bakit ko sinishare yung video na to, guys, kasi sinishare ko to sa inyo para at least ma-aware kayo dun sa mga bagay na hindi natin dapat gawin or dapat iwasan natin. Okay, kasi kadala usually kasi na alam lang talaga natin na violation, okay, yung reuse content, yung mga copyright strike. Okay, yun lang yung maalam natin, yung mga copyright claim, yun lang yung alam natin. Pero ito kasi, ito hindi pa masyadong familiar sa atin itong mga inappropriate content, yung mga graphic content na posibleng mangyari sa channel natin pag hindi natin iniwasan or pag hindi natin alam itong mga bagay na to. So, meron kang isang violation or meron kang isang strike, warning pa lang yun. Hanggang pangalawa, diba, dalawang strike, warning pa lang yun. Pero pagdating ng tatlo, halimbawa meron ka ng tatlong strike, yun na po yung masisira na yung channel mo, mata-terminate or masuspended na. So ang hirap bawiin kasi ang daming proseso na pagdadaanan bago mo mabawi yung channel na yun. So ayun lang, guys, diba, yun lang yung isi-share ko sa inyo, and sana may natutunan ko or may nakuha kayong idea sa video na to. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and of course click the bell button below para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko.